Masaya at payapa ang namang nagtipo ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa Liwasang Bonifacio. Ang ilan sa kanila nagpaumaga sa venue para saksihan ang makasaysayang seremonya. Diyan tumutok si Chino Gaston. Kagabi pa lang, pumuyesto na sa bahaging ito ng Liwasang Bonifacio ang ilang taga-suporta ni President Bongbong Marcos para saksihan ang kanyang inaugurasyon. Bandang alas 7 ng umaga, nag-unity walk ang ilan sa kanila palapit ng National Museum. Ang karamihan na nanatili sa lugar. May paalmusal pa. Ilang oras bago ang panunumpa ni Marcos, inaliw ng BNP-NCRPO band at mga tauhan ng PNP, Police Community Affairs and Development Group, ang mga nasa Freedom Park. May libreng palugaw din ang PNP. Kinagiliwan din naman ng volunteers ang pagdaan ng fighter jets at helicopters na kalahok sa civil and military parade. At dahil hindi na makalapit sa National Museum, nagkumpulan ng maraming taga-suporta at volunteers sa TV monitor ng GMA News para panoorin ang parada at ang panunumpa ni Marcos. Yung saya, kasayaan ko ngayon na nandyan, bumalik na po sila sa ano natin. Sana maayos na po yung ano natin sa gobyerno natin. Sana lahat po ng napangako niya, matupad niya po, magawa niya po, para sa atin din naman po lahat yan. Bukod sa civil disturbance units, sa Liwasang Bonifacio, may mga checkpoint sa kalsada para matiyak na walang makakalusot na militante na maaring magtatangkang makalapit sa National Museum. Naging mapayapa naman ang pagtitipon ng mga Marcos supporter. Hindi nangyari ang pinangangambang pagsugod dito ng mga militante, kung kaya't hindi na rin nagamit yung mga civil disturbance units ng PNP at maging yung long-range acoustic device o LRAD ng PNP ay hindi na rin ginamit. Ito yung device na bukod sa pagbibigay ng babala ay pwede rin gamitin pang disperse ng mga ralista gamit ang napakalakas na tunog. Chino Gaston, nakatutok 24 oras.